potential dito is, of course, nabanggit ni Ducky na ang potential na pwedeng mag-champion for the tournament ay Pilipinas. It's either Blacklist International dictating the meta right now, and of course, you have Execration na yun lang yung nakakalapit sa kanila. So, this is it. Game number one, Blacklist International on the play. RSG on the counter go. We have ourselves our bans. Look at this. RSG MY nag-research. I like it. Tsaka Midnight. Bakit nag-research? I mean, tingnan nyo naman ang mga bans ng Malaysia. Parang ayaw na ayaw nila kay Vino. Sinabi na nga ni Rockhart dun sa pre-show na hindi mo pwedeng i-ban out ang queen. Pero tinanggal pa rin nila ang Estes at Rafaela. Pero dahil dyan na-open ang Matilda, kumusta itong draft sa'yo, Midnight? Alam mo, ang ganda na sagutan. Sabi mo nga nag-research yung RSG MY. They opted to go with playing the Benedetta and Lunox against the Matilda of Oh My Venus na alam natin since Season 7, 100% win rate for Blacklist International. Gusto ko yung i-remind na ito yung Matilda Airlines na makikita natin this time sa Singapore. Sa Singapore Eastwood. Sa Singapore Eastwood. And masasabi ko lang is, I agree na baka this time ang gawin ng RSG MY yung kanilang casual. Nilabas na agad! Nilabas agad! Wala nang intro-intro, no? Pero yeah, going back, ito yung parang casual na Action Jackson style, style of play style para sa RSG MY. Pero sabi naman ng Blacklist, Action Jackson din kami, Matilda Airlines, Aldous ni Wise or One Punch Wise. At nilabas na yung Harriet ni Oheb. Kumusta yung draft this time para sa inyong dalawa? Alam mo, I feel like Blacklist International at this point, they're just flexing against RSG MY. They picked the Matilda, super super obvious pick niyan para sa kanila kasi dalawa lang choice nila. It's either they picked the Benedetta or the Matilda. Now, RSG MY, again, they've done their homework. They picked up the Lunox for the upcoming balance pick of Blacklist International. And it answers the upcoming Harit and Alice pick din ng Blacklist. Pero again, sabi ko nga kanina, flinna-flexan. Aldous Harit kagad yung sinagot. Flex lang ng flex, no? Kumbaga parang signature na to ng Blacklist eh. Pag nilabas nila yung Aldous at Matilda, medyo alam mo na kung ano yung mangyari. 1-0. Pero hindi, looking at RSG MY, bago natin pag-usapan ulit ang Blacklist, medyo gusto ko yung sabay nilang kinuha or in the first rotation at least na nakuha nila ang Benedetta at Kufra. Because usually, if may Benedetta at nasa kabila ang Kufra, hindi masaya ang mga Benedetta experience. So RSG, they're definitely drafting all right. Pero para sa akin, Blacklist pa rin talaga. So sinasabi mo, ang sinasabi mo dito, Umi, panalo sa first place, pero Blacklist ang laman. Blacklist pa rin talaga. Wala nang explanation automatic na, di ba? Pero tama ka, Umi, I like it na na-point out mo yon kasi the fact na meron ka ding Matilda, the fact na meron kang Harit, kahit pa paano may sagot dito ng setup ang side ng RSG MY, and they do have the damage. Ikaw, Umi, isa kang Benedetta player talaga. Ako. And alam mo kung paano makipag-deal dito. Is this gonna be it? Ito na ba yung counter go? For sure, nabanggit nyo, nag-research ang RSG MY, binan nila ngayon yung Franco. Pero ito ba yung formula? Kailangan ba ganito yung mga heroes? Well, definitely, the Aldous would. By the late game, talagang masakit na yan. I don't think the Benedetta na masasabayan niya ang isang Aldous. But this is exactly the mobility that the Benedetta offers allows to buy time. And okay. And makabilangin ang oras para dito sa Aldous, pwede ka mag-guide using the Lunox Darkness. Tapos spam ka lang ng Chaos Ball. Tapos magdasal kang mamatay yung Aldous. Kasi may... mahirap yon. Kasi may... Kailangan dasal. Dasal talaga. Nagigets ko yung point eh. May Eye for an Eye ang Benedetta, may Dodge Mechanics, Andy Dash, Lunox as well. Mukhang nire-respeto ng RSG MY this time yung draft ng Blacklist. Also banning the Popol in Koopa. Yeah. Apat na heroes to ni Oh My Venus, Midnight. Honestly, I love the drafting pattern of RSG MY. Nung tinanggal na nila yung tatlong heroes ni Venus, it forced the Matilda. So parang telegraph lahat ng pick ni Blacklist International dito. No? And again, when Blacklist saw the Benedetta and Lunox, this is something that happened on our own Grand Finals. Nag-auto-lock ng Aldous ang Blacklist International. Now, the link could potentially come up for RSG MY. Pero ang pinaka-importante kasi rito is na-limit nila yung hero pool ni Esson. And at the same time, nakuha nila yung Kufra ni Zacus. Yun nga eh. Zacus, Wan, Min, Lin, Green, Jean. Parang ang dami ng Jean. Ano yun eh. Sa TikTok yun, by the way. Live na tayo. And yes, Zacus with the setup.
But wow, Esmeralda for countering the shields coming out from three heroes ng side ng Blacklist. Yeah, I like the answer. Again, sinabi mo nga man, Gene, it gets the shields from the... Actually, tatlo. Yeah. The Mathilda, the Aldous, and the Hanit. And ang kinaganda nito is, you don't even know what the position of the Benedetta and the Lunox is. Uh-oh. Kasi pwedeng support pa yung Lunox, side lane yung Benedetta, or jungle yung Benedetta, tapos gold lane Lunox, XP, Esmeralda. So it's really hard for Blacklist International to look at the lanes and potentially counterpick the heroes of RSG MY. Now, I like the answer. Kinuha nila yung Pakito. Pero, tank, glue. Wow, sabi ni Eson, alam nyo, kung kukunin nyo yung Cupra ko, meron din naman akong nagsistretching din. Glue pang-gulo. Actually, pang-gulo. Pang-gulo. Yeah, ang galing nito. Siyempre, thank you. Oh, wordplay. Pero, yeah, first time ko actually makikita, correct me if I'm wrong, first time ko makikita ang glue sa kamay ng Blacklist International. Second time. Sige. So, first time MSC. Tama ka pa rin. Kumusta to? I mean, this time, nagpalit sila ng formula. Itong apat na picks ng Blacklist, ito yung casual picks nila. So, ngayon, may bagong flavor tayong makikita. And, yeah, how was it? Kamusta to? Kaibigan mo, para sir. Well, the glue pick in general, makakatulong yan in terms of buying space para doon sa Harith. Kasi medyo no choice naman talaga pag nakapasok ang Falling Star Moon, makadikit sa Harith, medyo magiging delikado talaga yung Harith. But with the glue, kung ma-stick-stickan at ma-grab-graban, eh malalayo talaga ang isang Esmeralda and other people as well. So they want to at least peel out RSG MY na papa. Actually guys, hindi nila kami nakikita pero si Kaibigang Midnight napapataas ng kamay dito with this Lancelot. How was this? Actually, nagulat ako kasi I thought RSG MY could potentially pick up the Ling or gawin nilang juggler yung Benedetta tapos kumuha sila ng Claude. Kasi pwede nilang i-flex yun against the heroes of Blacklist International. Remember, the highest winning marksman for against Blacklist was the Claude on our own MPL. Pero this time around, kinuha nila yung old school counter against the Aldous lineup kung hindi siya aabot na late game. Kasi ang ginagawa ni Lancelot, kinukuha niya lahat ng pwedeng stakan ni Aldous, so hindi aabot si Wise dun sa critical mass. Pero again, it needs a lot of condition and RSG MY needs to clear a lot of them. Yeah, it's one of those games na dapat early game, 5 minutes, makuha mo kagad yung mga pwedeng stack ni Wise dito. Mabilis ang isang Lancelot, then kumuha ng jungle and yung damage output. Look at this. 3 damage outputs. Make that 4 damage outputs sa side ng RSG. Siguro ang Lancelot lang yung magpo-fall off ng on the late game, but yung Esmeralda, yung Benedetta, tsaka yung Lunox, masakit. Tama ba, Umi? Oo, mararamdaman mo yan hanggang late game. Pero ito ha, early mid game, ang Lunox versus the Harith matchup. Nakita na natin to ilang beses. Kung sakaling maglaban ng isang 1v1 scenario yan, eh darkness plus yung darkness plus chaos bolts, hindi masasabayan ng early Zaman Force. Pero Edward, hindi masasabayan ng early Zaman Force, pero pag nag-late game naman, ayun na. Doon lumalamang, di ba? So yeah, we're talking about the side lanes, Edward and Oheb, para sa side ng Blacklist International. First time ko makikita si Edward na magpapak as this Pakito. Usually, he is the one being aggressive, pero mukhang na way down dito. Yung magiging agresibo ng dalawang side lanes. Kaibigang Midnight, kamusta ang first early rotations? Medyo mahirapan si Blacklist International dito, especially when they picked up the Pakito against the Kufra of RSG MY. So this is something that you should expect. And ang ganda ng ginawa ng RSG kasi pinuesto kagad nila si Zaka sa may top lane para makuha nila yung early advantage for the Esmeralda against the Pakito. Ah, so ibig mong sabihin, kailangan bantayan muna ni itong si Edward. Kumbaga tumawag itong RSG MY kasi alam nila na ang daming first blood ni Edward sa MVP. Oo. So sabi ni isa nami, teka lang Zakus, parang kailangan ko ng onting tulong. Call a friend tayo dito. Sobrang lakas ng aking katapat. Siyempre, malakas din ang initiation dito ng dalawang teams. Certo will go in the hands of the Lancelot. Meanwhile, si Izanami ay nandoon sa likod. Wise, yan nga! Nag-ikikam! Sapak! Medyo miten yung sapak. Dahil yung tela ay mas masakit muna, but again, the Matilda Airlines is there for the secure. Dalawang kukuha ng Blacklist. Pero medyo lugi ng bahagya sila dito as Team RSG juggling. Oh, may isa pa! Oh my glob, naibawi! Si Oh My Venus. And with this, may pa Soul Gloom pa nga, Lol Yells right now, is backing away
But again, Blacklist International, it is a 3-4-2 Venus doing all the work. Kumusta yung laban? This is why you don't mess with a queen. Even if the turtle napunta sa kamay ng RSG MY, eh, ang ganda ng response ng Blacklist International. And even before bumagsak si Wise, dapat nga hindi siya babagsak nun dahil na-up niya yung shield niya pagkatapos niya makasapak. Kaso, syempre, Esmeralda yun, lumusot yung damage. But apart from that, grabe talaga ang early game damage ng isang Oh My Venus na naka-Matilda Airlines. Oh, the soul gloom damage output. We all thought that we're looking for Wise dito sa ating laban. But again, yung early game damage na mag-isa, tapos yung disrupt na ginagawa ni Eson, no? Pero again, nauna yung RSG MY, so hindi ito pwedeng maliitin ng Blacklist International. Yeah, for sure. Again, sila dapat yung leading sa early game, pero Edward was able to hold down three heroes on that turtle fight. Even though nakuha ni Lancelot yung turtle, no, kasi mas mataas na yung damage siya with the Thornrose and Retribution, at the very least, they got a good trade out of that turtle thing. Oo, maganda yung kuha, pero maganda din yung kuha dito ng Zaman Force. It's now a mega kill para the queen. Bigyan mo pa ng isa! Hindi pwedeng patumbahin ang Reyna. Napapaturo ko dito, Nightmeat! Ang ganda nung sidestep nung Guiding Wind, tapos isa pang dash from the Harit, sinayawan literal. Ooh, tinhiktok. Ang daming dance moves. Alam mo si Kuya Edward, isa rin yan sa mga TikTok movers na pasikreto lang. Hindi niya lang daw sinasabi, pero dun sa basement nila. But yeah, this Matilda, Oh My Venus, now at level 6. How threatening is this? Man, sobrang threatening. Hindi, alam mo, as much as gusto kong bigyan ng credit si Oh My Venus doon, gusto ko muna tignan si Ohem ng konti. 2-0-2 Harith in 4 minutes. Yeah. Medyo malala to. Pagdating ng late game, makikita natin yung damage niya. Nabanggit mo to kanina na kapag side lane matchup, malulugi yung Harith dito kasi tatayuan lang siya ng Lunox. Oo, pero hindi pala Benedetta yung katapat niya. Oo, kaya din siyang i-outplay ng Benedetta, but with this record, early magsaspike ang Harith ni Ohib. Ngayon, hindi lang si Wise ang problema. At problema mo pa, si The Queen, masyadong madulas si Venus para dito sa game na ito. Sabi ni Zagus, out pain, pighati, sakit, illness, hindi tumama yung Tyrant's Rage. Pero again, this is just Blacklist International proving that they have better execution against RSG MY. Again, paulit-ulit tayo for the first 4 minutes. Ang daming factor ng draft ng Blacklist na lugi sila dapat against RSG, but they are the ones leading. Yeah, ang dami kasing kailangan i-check ng RSG MY. Pero kabisado rin yun ng Blacklist International. Pero tingin ko Venus happened eh. Oo. 100% kill participation, pero iba idea ni OF dito. Yeah, mukhang wala munang magaganap dyan as RSG MY. No? Tama, si OF nga ang kanilang main target. This is the movement na hinahanap nila. Kahit papano, nakakuha sila, pero Matilda Airlines coming at you! Venus in your area! Kasama pa si Eson! There you have it! Counter go! Di mo pwedeng hawakan si Ohib! Sabi ni Ohib, it takes 4! It takes 4 to take me down! Pero what at what cost? Sabi niya! Everything, pare! Everything dinamaan dito ng mga... ano ba tawag dito sa mga pinapato ni Matilda? Ewan ko tong, pero masakit. Pero pag natamaan ka, para, amoy ano, amoy kikyam, ano ba? Men, ito ah, sa ka makakita ng Matilda na in-outplay yung Lancelot. Si Oh My Venus lang. Only in the Philippines. Pero makitang-kita sa camera, kitang-kita sa replay, yung Phantom Execution, parang sinundan pa ni Venus eh. Oh. Yung tipo na parang iniwasan yung fishbowl doon sa... Wait, isa pa! One more time! Late na nga si Wise. Nagigil pa si Wise, sabi niya, ay, late ako sa party. Grabe yung lineup ng Blacklist, Pinoy na Pinoy. Nangahabol. Kala mo may utang yung RSG MY sa atin eh. Alam mo naman, may kasabihan tayo, Midnight, utang lang ang hinahabol. Oh, pero wait lang, isa pa! Ano pa naman grabe yun? What naman kasi yan, Edward? Left jab, right jab, and Zakus with the counter go. That is a 2-for-1 situation. Edward showing us wonders para sa game na to. Manjin, Pinoy na Pinoy. Pag inahabol mo, susuntukin ka. Laban lang. Alam mo naman kasi, Kuya Midnight, Kuya Umi, na isusulat yan eh. Alam mo ba nung panahon ng KKK? Oh. Si Kuya Andres. Ano nangyari? Ganun din yung ginagawa ng Blacklist. Yung Pinoy na Pinoy, sugod kong sugod. Oh. Tapos itong mga, ano, parang naging setola na lang, no? Pag nakalapit, napupunit. Pinupunit. Men, saka nakakita ng ganitong Matilda na sumusugod. 6-0-2 Only in the Philippines.
Oh my goodness. Nagulat na gulat ngayon yung RSG MY and yung chase bait ay fini-fake na lang ni Wise just to get the vision. And with this, again, yung mga nabanggit ni Midnight na bucket list ay hindi na na-checkan ng RSG MY. Yeah, lugi na sila. Remember, this is a Lancelot, Esmeralda, and Lunox. Itong mga heroes na to, kapag nalulugi sila, napakahirap mag-bounce back para sa lineup ng RSG MY. Here we go! Zakus! Zakus will make a play. Pero may counter go dito si Edward. At nako, naubos ang buhay ni Zakus. 0-4-1, 10-3 is the scoreline. Paano makakabalik? Kung ikaw ang RSG MY, pare, paano ka makakabalik? Nako, unang-una, feeling ko, papagali natin yung laro. Masyado nang bumibilis yung laro para sa side ng Blacklist International. Mm-hmm. Even if meron tayong Harit and Aldous dito sa side ng Blacklist International, napabilis nila yung late game na yun. For RSG MY, breaking that tempo, taking or making safe decisions would be the next good thing. Eh, kaso ang problema, ginigame din sila lagi ni Venus, not this time. Oh my goodness. Oh my glob. Wala na talaga. Alam mo, at this point, RSG MY, ang kalaban pa lang nila si Venus eh. Wala pa nga yung tatlo eh. Si Edward nga, nananahimik sa top lane. Binanata ni Izanami, sinuntok niya eh. Sabi yun niya, nga, eh. Nagpa-farm ako, pabayaan mo ako. Pero, two times pa? Two times sa men, binan nila dito yung mga ube heroes. Oh. But this is an offensive Matilda na akala mo defensive kay Venus. Yes, hindi pa nga ube, di ba? Si Oh My Venus pa lang, OMV pa lang to. Nasa OM pa lang. Oo, OM pa lang. Wala pa yung ube talaga. So, eto, matanong ko kayo, paano mo kakounterin to? Pag nakakita ka ng lumilipad na Matilda na may damage. Eto, I mean, mahirap isagot ang tanong na yan, Manjin, kasi looking at yung tank mismo, yung main tank ni RCMY, hindi nga tumatagal ng 2 seconds. Yeah. Siya yung tank. Siya na nga yung tank, hindi pa tumatagal ng 2 seconds. Paano nang gagawin? Tingnan na lang nawawala, parang yung mga, ano ba magandang, yung mga bigla nang, wala na. Biglang out of nowhere. Oh. Grabe, man. Dominating performance. Ang masasabi ko lang is, this is a one-sided game right now. Attempt number one. Tingnan natin kung makakapag-attempt sila. Chase bait coming in. And Venus is yatap. Si Venus bad! Fly away! Skyline, Venus fly! 21 down! 21 seconds down para kay Zakus. And godlike Matilda Airlines, book your flights now. Edward, binasag na din ang baba. Welcome to the Venus Show. 13-3. Parang pinaaga at uwian na. Okay, kung gaano kabilis yung ikot ng Matilda Airlines, ganun din kabilis ang flight pabalik ng Pilipinas. Oh my glob. Isang mabilis Manjin na damage output. Manjin, si Oh My Venus pa lang yan. Sinasabi natin kanina, wala pa yung Aldo. 017 pa. Yun si Wise Tito. Sige, sabihin natin mapatay yung Matilda. Merong pang namamagang kikiam. Hindi pa. Alam mo, hindi pa luto. Hindi pa luto. Hindi pa luto. Niluluto pa ni Kuya Wise. Sabi niya, teka lang. Taglit lang. Alam mo naman kasi kung iisipin mo si Venus kasi galit na galit yung mga halaman niya kasi. Oo. Naapektuhan. Natali nung MPL PH7 final. Kaya pinala niya rito, no? Dito niya binubuhos. Oo, Zakus. Wait lang, nahuli. Ayan na, nabigyan na. Binati niyo kasi. Pero okay lang naman, binapasara. Pero hindi, okay. RSGMY. Sabi niya, no? Sabi ni Venus, kailangan wanted din ako para parehas kami ni Wise. Para at least parehas kami. Oo, no? Tama. Pero kasi kung iisipin mo, RSGMY, ito yung pinag-uusapan natin kanina, they're making attempts. And I think that was the first attempt. At least may onti silang ray of hope. Plus, pero paano mo papatayin si Edward? Pinoy na Pinoy, 1v3 gusto. The Pinoy culture, yan. Mas masaya pag sama-sama. Oo, mas mahirap, mas maganda. Okay. So, kung hirap ka na kay Venus, hirap ka pa kay Edward, tapos may threat pa na Wise and may Oheb na sa late game nandun, paano mo to tatalunin? Ano, si Eson na lang yung bubong. Hindi nga rin nila mapapatay yan eh. Glue yan eh. Uy, Zakus! Ayan, attempt natin. Attempt number 2. Sige, attempt number 2 coming in para sa side ng kulang. MY, pero kulang pa rin yung damage output. Zaman Force will come in. This Geyser coming in with the ultimate, pero basag yung Torre dito sa baba. Si Wise ni hindi pa nga sumasali sa gera masyado ay nakapagkuha pa rin ng objective. At medyo may laban pa rin ang side ng RSG. Kumukunan sila kahit paano, pero mukhang disengage. Ayan na, pinalik na sa tropa. Bumalik na slam. But there you go, Zakus is again down. Kuya Manjin, walang damage yung RSG MY. Tapos. Oh, wait lang, papasok iba. Tapos. May two waves. Tapos si Zakus, 14-4.
And it's looking like a one-sided game talaga, Midnight and Umi. Grabe talagang pinatikim ng Kikyam Umi. Welcome to the Philippines. Ganito kami dito maglaro. Lahat 1v3, lahat gusto nila 1v5. Oy, napatay si Umi Venus. Kinoriente kasi, pero okay lang, 1v1. At bukod sa mga Kikyam na namamaga, eh, may mga umiilaw din na sagugulaman. Oh, na grabe. Nanggagaling. Ang sarap ng Blacklist. Nagutom ako bigla. Napaka-exotic yung lalabas ka sa ano sa kalsada, tapos makikita mo yung mga namamagang Kikyam. Tatry mong tuugin ng Phantom Execution, pero iniiwasan ka dun sa umiiwas yung Kikyam. Sa oil dong, masyadong madula. Saktong-sakto yung binabanggit nyo pang merienda. Saktong-sakto dahil nagme-merienda mga tao sa Pilipinas na nanonood ngayon. Sana'y masaya kayo na nagme-merienda dyan. Hindi pa rin tapos ang laban na ito, no? Medyo merienda lineup. Imagine mo, Womi, ikaw yung Lancelot, may hawak ang stick, tinusok mo yung Kikyam, ang kunat! Ang hirap niyan. Ayan na, niyakap. Pero teka lang, may laban dito na magaganap. Zakus will come in, but the Zaman Force will down to go, will still kill Zakus! Oh my! Ayan na, nagpakilala na! Ayan na nga, Onik! The flex! Onik, wala sa MC yan, pero si Inistiger! The flex dito, syempre dati nilang team yan. Oo, tama naman. Pero alam mo, sobrang sama ng lineup ng Blacklist, no? Niyakap lang sila, pinagsusuntok ni Wes tsaka ni Edward. Ano eh? Huwag na huwag mong yayakapin ng Blacklist. Ako, social distancing kasi syempre, no? Social distancing is key. And ngayon, hindi pwedeng makapaglapit-lapit ang RSG. Blacklist International hoping to end this one nang maaga. Umahaba. 14 minutes in this game, ubos yung mga towers ng side ng RSG. And yeah, man, Wise, this time online na siya. Siyempre, ngayon na pumapasok na tayo sa pinaagang late game. I mean, usually, di ba, dapat nasa mga mid-late pa lang tayo. Pero dahil nga napakaganda ng early game ng Blacklist International, ay nakarating agad tayo sa ganitong itsura na damage na nabibigay ni Wise 15 minutes inside this game. At kung titignan natin yung chart na yan, player heal yan, 98 player nga, damage. Hindi damage. Saan nakakita ng Aldous, mas mataas mo yung heal sa Esmeralda? Pati sa Matilda. Ganoon sila ka. Si Wise yung naging support, eh, no? I-heal ko sarili ko. Yun pala yung psycho game, eh. Akala natin si Wise yung magiging carry. Pero ito, may play na ginagawa ang RSG. Chase plate coming in. Pero Matilda Airlines, ano ba? Lumipad si Venus dito. Kikyam! But there you go! Yatap ang dalawa sa side ng RSG. Double kill, unstoppable. Ilista muna. Papasok pa si LOL Yells. Pero LOL Yells! Abulin sabay, tipi na lang para sa side ng Blacklist. Si Wise, trabaho. And si Lexia, mukhang tapos ang laban this time. Ilista mo na, sinabunutan pa ni Eson, Blacklist International. Easy peasy game number one. Ooh! Taking this one in the bag, Blacklist 1-0 against RSG. Grabe, ang sarap sa feeling ni Eson, no? Yung glue sin- level 4 ko. Tapos nung umabot siya sa turtle, dun na. Mechanics na naman. Alam ko nasa 4 siya noon, tapos si Venus kasi yung nang ubos eh. Yeah. Kaya nakahabol. And wow. Kailangan nating kumalma muna in this game dahil yung Blacklist mukhang dominating talaga. Nothing special para doon sa game. Parang matik eh, no? Wala na. RSG MY, they banned out the Aldous, pero this is actually a danger, an endangered territory, no, for RSG MY. Kasi if you start removing the comfort heroes of Blacklist, ma-amplify yung nangyari nung game number one. Again, yung game number one, hindi yun yung Ubi strat, pero they had the Aldous. Now, you will be competing against Blacklist International on an uncharted territory. Kasi hindi mo alam kung ano ilalabas nila. Tinatanggal mo yung mga nakita mo na before. What if may bahaon si Blacklist? Yun nga eh. So, ito, nirespeto na. Wala na. Ano na to? Ito na yung tunay na research. Oo. Ito na yung nag-thesis. Ito na yung... Nag-download ba ng replay? May nag-download ng replay. May marketing strategy. Naka-ano pa to? Naka-portfolio yung thesis. May mga KPI pa. May mga key performance indicators pa. May graph. Nakita nila lahat. Teka, nakalagay dito sa graph natin. Pie-crap pa yung ginamit, pie-crap. Dapat projected natin by 12 minutes, ganito na yung call per minute natin. May projection. Nakita nila na kailangan ng iban yung mga tunay na hero. Binan yung Aldous, binan yung Matilda, binan yung Estes. Pero again, Manjin, yung research kasi ni RSG MY, meron na siya nun.
kumbaga 40 pages, meron siyang copy ng lahat. Ngayon, yung ginagawa nila lahat ng research, susunugin mo. Kasi, hindi mo na alam yung mga next na parating kay Blacklist. Malay mo, maglabas bigla ng Argus Jungle yan. Bago. Bago, diba? Diba? Yun ang mahirap dito. Tama ka, Midnight. Ngayon ko lang makikita yung Blacklist this time. At tagal na natin. Gusto ko makita this time yung YSS. Pero look at this. Instant Harit para dito sa side ng Blacklist. Only 3 times in the entire MPL Season 7, only 3 times Finners pick si Harit. 2 came from Blacklist International. Oh, talagang confident. Kasi naman, 3 lang yung ban eh. Oh, kung 4 na agad yan, ban yung Harit. Harit ban yan. Eh, 3 lang. So, medyo lugi. Oh, alam mo naman, tong Blacklist talagang yung first pick. Ito ah, ito lang pansin ko sa Blacklist drafts. Pag binigay mo yung mga first pick lagi ng Blacklist, laging yun yung bumuhat. Katulad nung game 1, di ba, first pick nila? Matilda. Oh, tingnan natin, okay. Ano bang meron dito? Alright, so nakita na natin, it's the Popol and Koopa, ang Chichudog ni the Queen. Beautiful. Ang Chichudog ni the Queen at Benedetta, 2 strong side lanes. Beautiful. Napapa-beautiful ka, bakit beautiful, Midnight? Kasi harit sila na nag-harit sila in RSG MY at nakita nila na kondisyon si RSG MY dito. Okay guys, may harit sila, kailangan natin pick yung Lunox and at the same time, kailangan natin tanggalin yung pakito ni Edward. Okay. So, itong dalawang heroes na to, telegraph na telegraph ng Blacklist International. The Popol and Koopa is good against the pakito and the Lunox. Yung Benedetta, even though lucky siya sa matchup pagdating kay pakito, if you look at how RSG MY will play, medyo on yan, medyo reactive. And ang problema kasi Blacklist International, nakuha na kagad nila yung team fight hero nila and at the same time, the pillar of what makes Ubi's strat just a great strategy. Ito na nga yun, Popol and Koopa, Benedetta, Lancelot is the third pick. Ikaw, Umi, nako, favorite mo ang Benedetta. Naku. Kumusta ba to sa match-up against the Pakito or probably the Lunox? Well, if Pakito ang kalaban niya, mas masaya pag melee. Actually, masaya naman kahit anong match-up mo as long as hindi ka matalo on early trades. Yeah. But Pakito is really good in terms of trading in general. So medyo mahihirapan ang isang Benedetta if tumama yung mga jabs nito ni Pakito. But overall, this should be this is what they call a skill matchup, kumbaga. Kung tumama mga abilities mo, panalo ka. Pag naiwasan, all odds. Tignan natin, kasi Edward, kapag siya nakakuha ng Benedetta, eh, gusto ko lang sabihin, eh, madalas MVP. Madalas MVP. Season MVP yan. Madalas. Benedetta yung naka-display. Oo, madalas. First blood din. No? sa true lang. No? Sa true lang tayo. Sa stats lang. Sa stats lang. But still, look at this. RSG MY, this time, respecting the Brody. Yeah. Brody possibility. Maganda rin yung Brody against their lineup. Yeah, I feel like RSG MY, they're tunnel visioning too much on a Brody kasi ang ginagawa ng Blacklist, they only pick Brody if they have the Rafaela or the Estes. Yung tinanggal na nila Estes, dapat ang tinanggal na lang nila is the Rafaela kasi may chance pa na mag-Rafaela sa Blacklist. Rafaela, Popol and Koopa, makikita na natin yung Ubi time. Oh, Ubi time. For Blacklist, yeah. Ano to? Atlas? Zask? Zask yan. Zask. Kasi nagsazask ang RSG. Oh, gold lane, no? Actually, ang ganda nga nung targeting ni Blacklist, tinatanggal niya yung gold lane kasi alam nila, si Izanami, yun naglulunox sa RSG MY. So I feel like RSG, makiipit sila dito when it comes to the gold lanes. Yeah. Down to a few selection, pero baka flex na lang nila, no? Baka mag-farsa yung RSG MY dito kasi flexible yung Lunox and Farsa. Good heroes against the Popol and Koopa, but if you pick Farsa here, susceptible ka sa mga upcoming picks pa ni Blacklist. Ang ganda rin ng Farsa kung iisipin kasi damage. Kumbaga, pag nagtatabi-tabi ka, Ubi strategy, kailangan meron kayong instant burst and a battle from a range, di ba? Long range damage output. Pero iba ang pinili nila, setup pa rin ang gusto nila with Zacus. Ako, on this Kufra. Crazy Rafa na to. Blacklist. Ito ha, para sa akin, medyo telegraph na yung Kufra ng RSG MY dito. Blacklist, they took the Benedetta and the Harit, knowing full well na hindi sila yung magkakaroon ng first pick after the second banning phase. Dinabas ng RSG MY Kufra. And feeling ko ha, sinadya niya ito dahil may sagot naman sila sa Kufra na yan. At ang sagot ay ang Granger plus the Diggy. Diggy mismo din! Okay, Midnight, he predicted the Granger. Para sa side ng Blacklist, I agree, Rafaela is great for this game. Pero yeah, why not? Pwede naman tayo mag-digi. Instant counter sa time journey, instant counter kay Pakito din. So is this the feeding digi strategy na pwede natin makita or normal digi? I feel like kailangan mag-feeding strategy ni Blacklist dito to disrupt the early game presence of the Lancelot. Kasi kailangan nila i-delay yung game ni Lancelot up to the time na kayang-kaya ng lumaban
ni Granger and pag-ube yung Blacklist International. And what the DK provides for them is the team fight presence kasi may eliminate nila yung threat ni Kufra. So I like the adjustment. Instead of going for the Rafaela to help the Granger snowball or earlier on, you completely shut down the idea of the lineup ng kalaban with the DK. So kailangan maging maingat ng RSG MY. We still don't know if this is a feeding DK for this game. They have the Beatrix for the final pick, and we're entering the game once again. Can Blacklist finish off this series with this DK that the Popol and Koopa na to kasama si Eson? Let's see. Pero ito, gusto ko lang maiba ng topic. Beatrix, nagiging magandang pick for some teams, and especially Lulios. I think Beatrix, especially pag nilagay mo yan sa gold lane, may ability yan na makabubad during the early mid-game phase. At meron din siyang late-game scaling. Especially, makakagulat ka dahil kadalasan pag yung shotgun na natamaan ka na sobrang melee, masasaktan ka talaga. Pero tingnan mo to, baki ito. Man, nasasaktan. Man, speaking of shotgun, actually Beatrix yun. Yung Beatrix dito, nag-gets ko na din Midnight Umi. Kaya rin nag-digi, patayan natin yung Beatrix. Oh, hindi pinit, ginawang baby gold lane. Ayun na nga, nabanggit pa to Umi, masakit ang Beatrix siya. Pero kapag na-shutdown mo ng ganito, ang bilis ng farm ng Harit, ang bilis ng pwedeng makuhang gold ng Harit dito. Baby Harit, binibi this time ni Eson, si Oheb. And looking at yung yung matchup na yun, pag dinagdaga mo ng DG si Oheb, mabibigyan mo ng protection ang isang Harith na kailangan talaga ng oras para mag-scale up. And against a Beatrix, Harith early game versus early game Beatrix, pag natamaan ka, yung sniper na ganyan, masakit talaga yan. Shotgun, masakit din. There's a lot of options para sa RSG MY on this gold lane. Pero dahil binaby ni Eson dito si Oheb, nagiging masaya lang ang buhay. Happy life si Oheb sa gold lane. Happy life. At tama, nabanggit mo pa kanina, kaya ding sumabay ng isang Benedetta sa Pakito, tama ba? Kaibigang Umi. So with that, ilamang sa lahat ng lanes ang Blacklist. Well, di naman lahat kasi lucky din si Benedetta against the Pakito. But what Blacklist International has on the mid game is the insane mobility around the map to contest objectives. Pero to RSG MY, nauna sila kasi nakapwesto na si Zacus and Lancer din kasi yan. Meron sila ditong pang-counter go ng DK. But this time si Wise ang masasapak ni Kaiser. So yeah, tama ka naman, Midnight. Kaiser still is doing great. Pero ang tinitingnan natin dito is yung shutdown sa baba dahil nako yung Harit ay masakit pa din. Izanami. Ganda naman ang knock-up na yun. Maganda yung knock-up at Venus! Kagat ni Kupa! Kagat ni Kupa! Umabot na yun! Isa pa! Sayang! Nabitin para kay Venus. Akala rin siguro ni Venus malamatilda pa yung galaw niya kanina. Pero kasi hindi lumilipad ang aso. Pero tignan natin, muntikan. Makakuha si Venus ng kill. And yun yung mga risky plays na madalas nating nakikita sa side ng Blacklist na pwedeng mapitas. Nangyari din yun nung isang araw. So this time, at least yung RSG nakakuha ng magagandang kuha. Yan, RSG MY right now. Nakuha nila yung turtle, nakakuha siya ng pick-off. They've survived the early game damage coming in from Venus. They're on their way into trying to start this potential snowball. Pero kailangan nyo tandaan na they need to shut down Oheb. And habang sinasabi ko, nangyari din yun. So RSG MY, medyo nakuha na nila yung base. But let's look at the gold lead. Di pa naman ganun kalala. Isang libo lang. Pero Umi, binanggit mo ha, you need to shut down certain heroes sa side ng Blacklist. Naisahan na si Venus, naisahan na din si Oheb, si Edward na lang ang natitira. May onting counter go ang Blacklist International dito, but again, this is a game na kahit papano pwedeng sumabay na yung RSG MY, unlike game number one, na snowball talaga yung lineup ng Blacklist. Actually, this is the threat of what Blacklist adjusted into, no? Yung digi na pinambaby nila against the Harit. Yes, you gave Harit enough time to be able to farm up against the Beatrix, pero problema kasi hindi naman yun yung pinakaunang timer na kailangan nila. Ang kailangan nilang gawin in this game is pahirapan yung Lancelot, kasi once you give Lakesia the early game that he needs, which he did get, mahihirapan sila pagdating ng mid-game. Kahit kano kaya matong Harit na ito, mahihirapan yung Granger. Pero mahirapan din si Zacus sa kanyang pagkuha ng initiation dahil nagamit na ang time journey. Second turtle for this game. Who's gonna get it? Lamang ang RSG MY sa position, pero sumabog ang mukha ni Kaiser. Wala siyang kampe pala doon. Pero this time, makuha nila ang turtle. Pero ang kapalit ay sumasabog ng mga mukha ng kanyang
card ay nandito na kasi kinakagat-gagat sabay hinila pabalik. But still, it is a 2-4 turtle trade. Blacklist International, kahit papano ay nakakuha ng konting paghabol sa early game lead ng RSG MY. Yeah, ang ganda ng focus din ng Blacklist. No? Alam din nila na hindi ganun kadali kunin yung turtle against the Lancelot. Pagtalon ni Zacus, all of their eyes turned to the heroes of RSG MY. Pero nagkakaroon na si Zacus, sinundan yung surut na hero. Kasi again, hindi mo kailangan i-contest yung objective ni Lancelot. Kailangan mo makipag-trade against RSG right now. Yeah, trade is the name of the game. Na, at ang gaganda na nagiging trade ng RSG, ha? May mga nakukuha silang kills na hindi nakakabawi ang Blacklist. Oh, definitely. Mm. Pero tingnan natin to, ha. Nasa nandito si Venus. He's gonna go for the 2v1, pero mukhang makakatakas naman pala. Yeah. Actually, tutuloy pa rin si Zacus dito. Walang tigil, no? For this game, Zacus, tuloy-tuloy ang kanyang pag-initiate. Nice. Hindi pa rin tapos. Lexia, welcome in with the Panda Bay. Oh, Edward! Nice one, Edward! The final blow para kay Edward. There you have it. But there you have it as well. Zacus will also flicker out. 15 seconds down si Lexia. Eson will fall down. Nakikita natin this time yung pagiging aggressive ng RSG MY. Zacus, hindi niya nahuli agad si Venus. Mm. Pero hinabol niya ang gandulo. Ito pala yung dapat na paraan. Yeah, and this is why Edward is MVP of MPL Philippines Season 7. Kaiser, the flicker out. Medyo boy pa naman siya doon. Pero men, ang ganda ng Electo final blow doon ni Edward. Oo. Buti na lang kamo nag-cooldown doon yung mga skills ni Lancelot. At nakakuha ng magandang pasok si Edward. But this is looking bad. If you're a fan of Blacklist International, we're now seeing that RSG MY, sila yung nagdidikta ng tempo ngayon. Nakakuha sila ng magandang early game. At ngayon, kung ikaw ang Blacklist, paano ka makakabalik? I think, again, you just don't need to trade against... I mean, you don't need to contest RSG MY. Trade lang talaga. Oo. Trade lang talaga. Parang ganito. Kuha ng isa, tapos pwede ka mag-back. Tama ba? Yeah. You just continue getting this trades against RSG MY. Kasi again, mayroon kang ano eh, mayroon kang timer na iniintay. Eson! Okay, there you go. First time makakuha si Wise ng turtle. Pero going back to your point, Midnight. Lancelot kasi yung RSG MY. So you, again, you don't need to contest the objectives away from them. What Blacklist International can do is do whatever they need to do. Kumbaga, huwag mong pansinin si RSG MY. Kung kailangan mo i-trade yung top lane, go for the top lane. Kung i-contest kasi si Turtle, turn your attention towards the heroes. Kasi kaya din naman lumaban ng Blacklist International just to stay afloat para pantay yung gold, hindi lumalabang yung RSG MY. Kasi once na nakarating na kayo na late game, you are in an advantage. Kahit may Lunox yung RSG MY, meron kasi kayo pang zone with the Popol and Koopa, meron kayong anti-teamfight with the Diggy, and yung damage output ng Blacklist International will just continue in this game. Yeah, so choose your fights wisely. Pero nako, talagang pinipilit ni Zacus, pare! Nako, yan na. Pero kailangan natin kumounter go ng side ng Blacklist. Ito yung maganda this time sa RSG. Pinipilit ni Zacus ng pinipilit kahit na medyo awkward yung laban. To be honest, ang awkward ng mga ganong setups, yung setup niya kanina kay Venus, awkward yun. Ngayon, pati yun dito sa baba, under the tower. But wow! So, ito ba yung paraan? Ito ba yung paraan? Talagang gulatin mo ng ganon? Wait. Looking, that's one way to do it. But RSG MY, they're pushing their advantages not only in one lane. Pupunta din sila ng mid lane. They're trying to get objectives. Pero papasok dito Blacklist. Sabi ng Blacklist, kami din. Manggugulat! Si Wise ay mega kill na pala! Anong gulat-gulat? Walang gulat sa amin dahil si Ohev ay makakuha ng magandang Zaman Force. Pawing-pawi. Trade after trade. Tama yung sinabi mo, Midnight. Choose your fights wisely and wise. Sumasayko pa ng gilid movements and si Edward pa yung makakuha ng top lane. RSG MY biglang nawala yung lead nila. Sobrang lupit ni Edward. Niretry siya ni Lancelot para di siya makahabol. Pero sabi ni Edward, Pinoy ako, hahabulin pa rin kita. Yung Thorn Rose, in eye for an eye. At naabot siya nung Death Sonata. Talagang walang takas si Lexia. Kala niya, galing niya mag-Lancelot eh. Wala. Pero galing mag-Benedetto ni Edward eh. Wala, season MVP yan eh. Kabisado ni Edward yung Benedetta, kabisado niya rin yung Lancelot. Napakadaling ma-eye for an eye. Akala natin lamang na yung RSG. Pero mas akala lang pala yun. Akala mo lang lamang.
Pero hindi, hindi, hindi. No. Alam mo naman, imagine, ang mga Pilipino, nagpapabugbog lang yan sa una. Pinapasarap, pinapasarap lang talaga. Oh. Para naman makaramdam ng laro si, ano, si RSG MY. Pero kidding aside, no, Blacklist International, again, ang ganda na nagiging sagot nila, hindi na masyado pinagpapapansin yung RSG MY. Even though may mga fights na nasa harap sila, yung magkakaharapan talaga sila, magkaiba ng idea, magkaiba ng objective. Sige, contest yung turtle namin, heroes yung papansin namin. Sige, contest nyo yung mid tower namin, nasa bottom lane kami, pupush namin yung tower nyo. Kasi meron naman tayo taga-hold. Again, Edward is the pillar of this playstyle. Blacklist International, what they're doing right now is whatever RSG MY wants, nandun si Edward. Siya lagi yung pantapat. Tapos susunod na lang yung Blacklist. Nakakaanap sila dito ng magagandang trade kahit papano. Kahit nawawalan sila ng mga towers, at this time sila yung magsiset ng tempo. But still, RSG MY respecting the damage of Blacklist and protecting this tower up until now. And I just want to commend yung positioning ni Wise at ni Oheb. For the longest time, nung lamang pa ang RSG MY, naiiwasan nila ang key abilities such as the Thorn Rose and Phantom Execution na hindi mo masyado nararamdaman ang damage ng isang Lancelot even in his Power Spike. Pinikyan ang tatlo, namatay ang Lunox mo, kuya. Isa na may disrespecting ang mga putok ng pala ni Wise. 514, Umi, kakasabi mo lang yung positioning ni Edward at ni Wise. Baliwala yung kalamangan ng RSG. Kinocomment natin yung RSG kanina ng early... maganda naman kasi yung ginagawa ni RSG. Nung early stages of the game. But again, yung mga maliliit na trades na ginagawa ng Blacklist and yung micro mechanics talaga o positioning ng side ng Blacklist, yun yung nakakuha ngayon. Umabot na tayo sa point na sila na ang lamang. Alam mo, sa sobrang ipit na ipit yung RSG MY at nababaliw sila sa ginagawa ni Blacklist, si Edward, one full minute nagpo-push siya may bottom lane na walang response, kasi si Zacus one full minute din na nasa mid lane and wala pa nga sila nagawa, pinagpaparad lang ni Wise si Izanami. Three hits. Oo, three hits. Yung isang well, ano, isang Rhapsody's Death sonata. Pero so 6 hits. Oh, 9 bullets. 9 bullets. Oh, pero tingnan mo, saglitan lang 'yon, isang sapak nga lang ni isang Kuya Pompiang. Ayun ni Ube. Ayun ni Ube. Ayun na, pinatikin na. What time is it? It's Ube time! Hila para kay Zacus at ayun yung pasok ni Edward. Nako, ang dami nating sinabi ng early stages of the game pero bumalik lang tayo sa game number 1. It's now Blacklist International controlling this game at nagre-react na lang ang RSG MY. Ayan, again, rinse and repeat. Kung saan man gusto ni RSG MY, nandun si Edward. Si Blacklist International may sariling objective. Shift kagad sa hero. Gusto niya kami contest? Dito kami sa hero. Paulit-ulit lang gagawin ng Blacklist to. Sa sobrang galit na ni Wise dito, pati yung Kramer, inuultihan niya na. Diba? Kasi pitin yung damage yung Detsonata para sa isang hero. O sayang to. Gamitin natin sa Kramer. Dagdag gold na rin. At this Lord will be uncontested for the side of Blacklist International. And again, this is already 12 minutes 30 seconds inside the game. A Luminous Lord will be marching alongside the Blacklist International squad. Good news to para sa mga agents na nanonood. Oh no. Looking like another dominant game for the side of Blacklist. Again, I'll be honest, akala ko talaga yun na yung parang game plan para matalo mo yung Blacklist. Igulatin mo sila sa mga awkward, awkward na laban na ginagawa ni Zacus kanina. Edward, pumupuesto to, no? Oo. Pero it's all about the puesto. Mm-hmm. Puesto Nation! Edward, papasok ngayon. Brilliance out! Si Lunox, meron na naman yung mga pala. Hila! Hila, hila, dulce! Sabi dito ni Oheb! Ito pa? Oheb, hindi pa rin tapos. You can't see me. Harriet coming in. Pasok din dito si Edward. Lahat sila nakikita ng camera. Lahat sila may highlight moments. Blacklist International owning RSG. Nababaliw na yung RSG MY. Ang daming nangyayari. Parang ang dami nilang kalaban. Ang daming nag-exhibition. And wow! Blacklist International, maaga daw tayong uuwi ngayon. They will break the code. And syempre, wala namang kabayas-bayas. Panalo ang Pilipinas. Nako, wala talagang kabayas-bayas. Pero hello, undefeated streak. 6-0 para sa Blacklist International, dong. Men, gusto ko lang sabihin. Paano ka mananalo, RSG MY? Kalaban mo international. Nako. It's not international. It's international.